Hello, hello, welcome back to my channel. So guys, chikahan muna tayo. So you can see na kaiga po ako. Naantok ako. Tsaka wala rin naman akong place to go. Nainit na sa labas. Summer na dito sa Dubai. Mag-isa lang ako dito lagi sa bahay. Diba? Taong bahay. Security guard. Ako na lahat. So nakapag-lunch na rin ako. Nakapag-hot na rin ako. So, sa hindi nakakaalam dyan, hindi po ako araw-araw naliligo. Sayang ang shampoo. Diba? Joke lang. Gusto ko nang mahiga. Gusto ko nang matulog. Kahit ilang oras lang. Kasi wala rin naman. Wala rin akong gagawin eh. Natapos ko na yung pinagagawa ng amo ko. Dahil may tinatapos ako na trabaho sa kanya. So, kanina pala tumatawag siya. So, hindi ko siya sinasagot kasi nagbibideo ko. Sabi ko, bahala ka dyan. Yung pala, nasa labas na siya ng gate. May iabot siya. So, wala rin magbukas ng gate. Then, tinatawagan niya ako sa WhatsApp. Hindi ko rin sinasagot kasi nga nagbibideo ako, mapuputol. Hindi ko muna siya, sabi ko, mamaya na lang hayaan mo siya. Tatawag ulit yun. So, medyo relax mo ng konti. Actually guys, everyday akong relax. Nandito lang ako sa bahay. Since nung nawala na kami ng trabaho, actually, hindi naman nawala. So, thankful pa rin ako kahit papano kasi yung binibigyan ako ng amo ko ng trabaho. So, dito ko lang siya ginagawa sa bahay. Dito ko na siya tinatapos, then communicate na lang kami through email or WhatsApp paano ko matatapos. Actually, napapagkatiwala naman niya ako pagdating sa trabaho. Kasi, 8 years na, almost 8 years na ako sa kanya. Alam mo yun, marami na akong kataranta doon na ginawa. It's a part of job. Pero, alam ko naman natiwala sila sa akin. Kasi, kaya ko mag-work na wala siya. Before, nung nag-US siya, so, ang naiwan is yung anak niya. So, may kasama pa ako before doon na isang Pilipina, bali dalawang Pilipina, at saka isang Indiano. Ay, Indiano, sorry. So, yung anak niya, ang kasama namin, and talagang masasabi ko na kaya ko na kahit wala yung boss ko kasi na-prove ko na sa kanya. Yun nga lang, nahihirapan ako kasi hindi ako marunong ng lingwahe nila. Yung Punjabi, mostly ang aming mga client is Punjabi. So, hindi ako makaintindi ng salita nila. Pero about sa work naman, as in kaya ko na. So, ngayon, nandito lang ako sa bahay. Dito ako nagtatrabaho. Minsan binibigyan niya ako ng work. Kung merong nagpapagawa ng application. So, nandito ako. Tas kanina nga, tumatawag siya. So, yung pala, dadalhin niya yung documents na pinapagawa niya sa akin for 30. So, okay lang. Kasi ngayon naman talaga is Sabado. So, sarado lahat. And continue ng trabaho is tomorrow. So, kaya hindi ko siya sinasagot. Tas yun, medyo inantok ako. Kasi sabi ko, higa muna ako. Gusto kong share muna ng konting chika-chika sa inyo, buhay-buhay dito sa Dubai, kung ano nga ba. So guys, ang hirap. Ang hirap ng nagbakasyon ng jowa hours. Alam mo yun, sobrang lungkot. Nalulungkot ako. Kasi, in 1 year, actually every year siyang umuwi. So, sometimes used to, pero ngayon kasi wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay, bored ako. So, pag nandito kasi siya, nandun siya sa trabaho, nandito ako. Like ko siyang inaaway through messages. Eh, alam mo yung kahit walang dahilan. Sinasabi niya akong sara ulo na ata ako. Inano ko lang siya, tinitrip ko lang siya na asarin. Para magalit, para high blood. Then, after ng work na nandito na yun, tapos yung paggagalitan niya ako. Then, wala. Hindi ko na siya awayin kasi natatakot na. Doon na ako maglangat. So, ayun guys. Nung aking jowa, nagbakasyon.
So actually, hindi ako nagbubukas ng FB. Kahit yung messenger ko, hindi ko binubuksan para isipin niya. Lumayas ako. Alam mo yung gusto ko yung nagagalit siya kasi high blood yun. Tapos, isipin niya, wala akong internet. Kasi yung WhatsApp ko hindi niya alam, hindi ko binibigay before siya umalis. Kasi sabi ko, wala akong WhatsApp. Nagbago ko ng number. So, naniwala naman siya. Sabi kong ginagamit kong number is yung sa amo ko. So, hindi siya allowed tumawag kasi yung call niya mapupunta doon. So, naniwala naman siya. Ewan ko kung naniwala siya. Or siguro ayaw niya lang talagang ungkapin na excited siya umuwi. So, hindi na niya hinayaan. So, ngayon daw nagbubukas ng FB. So, sa messenger din, hindi ako nagbubukas. Para isipin niya, wala ako. Para ano mo yun, yung magalit siya ng magalit. Tapos sasabihin ko, kuya, hindi talaga ako sa kwarto. Pero hindi siya maniniwala. Tapos yung tipo na galit na siya. sulusulan na ano. Yung sasagot mo sa kanya, pero lagi na lang, yeah. Mainis na siya. Pero okay lang kasi nandito lang ako sa bahay, hindi ako lumalabas. Lalo nung ay mainit. Mamaya lang siguro pag ano na. Tsaka mostly ang ginagawa ko lang dito, dyan lang ako sa labas ng pinto, punta ko ng kusina, then check ko yung aking mini garden doon. Aking mga kamutihan. Doon lang. Tsaka may, ngayon dito kasi sa Bila may ginagawa na nagtatayo sila, extend sila ng dalawang room. So, ang hirap lumabas, nainis ako. Kasi baka mamaya mahulog kasi ako doon, may ginagawa silang imbornal. Baka mamaya mahulog ako doon, mashoot ako doon sa butas. Iniinis ako doon sa mga gumagawa. Kasi sabi ko, pag ako nang nagasgasan dito, ay naku, yayarin ko talaga yung may-ari na yun. Pero sabi nila, matatapos daw. Eh, along ng kitchen namin, kasi malapit yung kitchen namin. Yung kitchen kasi namin nasa labas. So, malapit doon yung, ano, yung kinakonstruct nila. So, nahirapan akong humakbang. Tapos, may mga nagtatrabaho. Eh, syempre sila, yung mga ibang lahi kasi dito, hindi katulad ng mga Pilipino makakita na nakashort, okay lang. Eh, sa kanila, alam mo yun, parang nakakita sila ng ewan. Kaya, nagtigil ako dito sa loob, mainis ako nung naglabas-labas din. Tsaka mainit eh. Langga kayo sa labas. Actually guys, hindi pa ito ganong mainit. Konting init pa lang. By next month siguro, bago mag-Ramadan, oh my god, super init siya. So ngayon medyo okay pa. Pero sa gabi naman kasi medyo malamig siya. 'Di ba abnormal yung weather dito sa Dubai. Ayun. Kaya medyo, i-share ko lang sa inyo, no? Di sa, naiinip lang kasi ako, wala akong ibang makausap dito. Masama, yung isa kong friend, maya-maya siya darating. Then yung isa, mamayang gabi pa siguro yun. Kasi hindi ko alam kung oras siya umalis, tulog pa ako nung umalis siya kanini. Mamaya pa siguro yung gabi yan. So, expect ko rin ngayon. Gusto kong lumabas, may gusto kong bilhin sa Nesto, sa supermarket. Kasi kagabi, ewan ko ba, kinuha ko na siya, nilagay ko na siya sa basket, hindi ko alam na, isip ko kasi may gagamitin pa ako. Actually, extra ko lang naman siya, yung sabon. So, wala na pala. So, maglakad-lakad. So, pupunta ako doon, mamaya, sa Nesto. Maglalakad-lakad ako sa Satwa. Actually, ang puntahan ko lang naman talaga is Satwa. Yun lang kaya kong puntahan pa. Right before, tamad ako maglalabas eh. Pag wala akong kasama. Medyo, hindi naman siya ganong kabigatan yung alis ako. Pero yung may bibili na marami kayo. Sinasama ko talaga yung friend ko. Pag available siya yung sasama. Eh ngayon, tsaka bukas may pasok na siya. So ako lang laging may iwan dito. So yun guys, sa ngayon, ito yung katayuan ko dito sa Dubai. Okay naman. Kahit masabihin mo na on and off yung world ko. Mas pinili ko na dito sa bahay. Na dito na lang mag-travel. So, ayun guys. Naririnig nyo yung ingay, diba?
maingay sila sa labas. So, sana matapos na. Kasi, maraming malulusot doon. Lalo na ako, lampa pa man din ako. Tsaka malabo yung mata ko. Kaya kailangan matapos na nila. Pero yung andyan yung may-ari. Naririnig ko siya. Medyo na alimpungatan na naman ako. Kasi nga, gawa nung, ayun ang ingi, diba? Hindi ka makakatulog dyan. So, alam naman ako, chismosa. So, silipin ko muna kung ano yung nangyayari doon. Then, chika ulit tayo bukas. Okay. So, sa mga nanood ng video ko, maraming salamat. Enjoy lang. Topic lang, mga kapatid. Sana, pray natin matapos na yung pandemic. Kasi, we know na lahat naapektuhan sobra. As in, isa na ako doon sa naapektuhan. But still, we have to say thank you sa Panginoon. Kasi kahit paano, hindi niya tayo pinababayaan. Still, kapit lang, matatapos din to. Kailangan nating tanggapin yung mga trials na dumarating sa buhay natin. And by the way, pagsubok to ng Panginoon sa atin, kung kaya natin, di ba? Kung bibigay tayo, so ibig sabihin, hindi natin kaya. So, kapit lang. See you sa next videos ko, guys. Please don't forget to subscribe. At sana tinapos yung video ko. Okay? So, as of now, putulin ko muna. Lalabas ako. Pag-chika-chika muna ako sa kanila. Kung ano na nangyayari. Okay? So, God bless po sa lahat. And more power. And lagi po tayong mag-iingat. God bless all. Bye!